Siyempre, shoutout muna sa mga Kawasaki W175 owners dyan. Sa episode na to, i-share ko sa inyo yung mga upgrades at modification na ginawa ko sa aking W175. So, tara! Yung unang pinilitan ko sa W175 ko ay yung ano, wheel set. Nagpalit ako ng tires na okay kay Cobra 110 by 90 sa front at 120 by 90 sa rear. Tapos yung rims ko galing sa stock rims ng Rusi Classic, 3 inches yung size niya, pareho sa front at sa rear wheel. So maganda naman yung okay kay Cobra, lalo sa daily drive, matagal din siya matutod. Medyo ingat nga lang kapag umuulan kasi medyo madulas, lalo kapag napadaan ka sa mga ano, manholes at saka mga steel cover dyan sa kalsada. Next na upgrade ko yung muffler, stainless battered pipe. Dito plug and play, no? Di sa slip on, may mga adjustments akong pinagawa kasi di naman siya fit sa exhaust manifold. Nabili ko siya dito sa Infinity Motor Zone. Itong front fender ko naman, galing siya dun sa stock fender ng W175. Inutol ko lang to para ulit siya. Minodify ko yung bracket, yung pinaka holder niya, para tumaas at hindi siya sumaya dun sa gulong. Tinanggal ko na din yung rear fender ko para makapagpalit ako ng tail light. Itong tail light ko naman, nabili ko sa Shopee. Kasama na siyang plate holder, tapos nagpa-custom ako ng kumbaga pinaka tail light holder niya para doon ko ikakabit yung tail light, kasi sa stock nakakabit yung tail light sa fender. So gumawa ko ng paraan para may kabit yung nabili kong tail light. Yung side mirror ko galing din siya sa Shopee. Baso ang problema dito, hindi fit yung tread niya. Itong pinaka mirror naman niya natatanggal, kaya ginawa ko, bumili ako ng side mirror ng kompara ko, tapos linipat ko yung mismong salamin niya dun sa stem nung nabili ko na kompara ko na side mirror. Signal lights ko, gumamit ako ng bar and signal lights. Sa Shopee ko din to binili, pareho silang bar ends. Kaya ito ginamit ko para walang naka-stay dito na parang tenga sa may harapan, sa may bandang headlight. Ganun din dun sa signal light ko sa likod kasi madalas sumasabit. Last na modification ko yung seat ko, no. Gumawa ko ng fiber seat pan. Experiment lang. Tapos naghahanap ako ng upholstery. Sila na gumawa ng foam. Sila din nagkorte para mag-fit dun sa fiber seat pan na ginawa ko. Tapos doon ko na rin pinagawa yung seat cover. So may mga balak pa akong palitan or upgrade dun sa W175 ko, tulad nung shock sa kanyang headlight. Pero saka na muna yon dahil maganda pa naman yung shocks ko, eh. Sa yung headlight,
maganda siya kaysa dun sa mga aftermarket na headlight na makikili sa Shopee at saka dun sa ibang online shops. Nung bago yung W170 headphone, talagang hard starting siya. Ginawa ko ng solusyon at pilit na ako ng spark plug. Unang ginamit kong spark plug ay yung ano, G-Force na NGK. Tapos pagkatapos nun, may nagsuggest sa akin na mas magandang spark plug, Hela na spark plug. Medyo mahirap siyang hanapin dun sa mga moto shop. Hindi siya common kasi na spark plug eh, na brand. Tapos yung kadena, wala pang 1 year, lumuwag na agad siya. So nagpalit na rin ako agad kasi delikado, baka maputol, baka maglak bigla sa bilong, baka madisgrasya pa. Kaya pinititan ko agad. Binili ko lang naman yung ano, DID na heavy duty. Sinabi ko lang pambarakot. Hindi ko na alam kung anong model ng chain yan. Basta DID siya. Pinamasak ako nangyari sa motor ko ay yung nasira yung C-spring. Yun ata yung spring ng cambio sa loob ng engine. Kung saan pag inapakan mo yung cambio, buwabalik siya agad. So ngayon, nangyari, naputol siya. So under warranty naman, ginawa ko, bumili lang ako ng spring sa isang moto shop. Kasi common naman, dahil kamukha nga siya ng barako. Pinilitan naman, wala naman akong binayad kasi under warranty pa. Last, yung battery. After 1 year, nagpalit na rin ako. Iwanan ko, naka-stock yung motor ko, nag-vacation ako mga kulang-kulang isang buwan, mga 3 weeks siguro. Pagbalik ko, na-discharge na agad yung battery. So ngayon din, 2 years na siya, medyo parang mahina na ulit yung battery. So huwag nyo hayaan na naka-stock lang yung motor nyo, kahit hindi nyo siya ginagamit, start nyo lang idle para kahit paano yung battery na i-charge, hindi masisira yung battery. Kasi kapag na-drain ang gusto, wala na, magpapalit ka na talaga ng battery, no? So yun lang naman, no? Yun lang yung mga naging issue ko dito sa W175. Yung advantage lang naman din kasi dito, yung mga pyesa niya nga katulad sa barako, so wala kang problema kahit saan ka matigil o saan ka masiraan. Basta may moto shop dyan, nakita ka ng tricycle, itanong mo kung saan yung pinakamalapit na shop, makakabili ka ng pyesa nito. So ayun, no? Yun nga yung mga experience ko sa 2 years na paggamit ko netong W175 ko. Kung nagustuhan niyo yung video ko at may gusto kayong mga tanong, drop niyo lang sa comment section. Please like and subscribe.